Si Robin Padilla ay kilala bilang film actor, producer at direktor. Bilang isang veteranong aktor ay napakalaki ng kanyang naging kontribusyon sa showbiz. Paano nga ba naging artista si Robin? At sino si Robin bilang isang artista, lover at ama? The Philippine Showbiz List presents Kwento ng Buhay ni Robin Padilla. Si Robin Padilla na may totoong pangalan na Robin Hood Ferdinand Carino Padilla ay ipinanganak noong November 23, 1969. Parehong isang matini idol at cultural icon si Robin. Minsan pa nga tinatawag siya bilang ang James Dean at ang bad boy of Philippine cinema dahil sa kanyang pag-portray sa mga anti-heroic protagonist gangster roles sa kanyang mga pelikula gaya ng Sa Anak ni Baby Ama, Grease Gone Gang, Bad Boy 1 at Bad Boy 2 at marami pa. Tinawag rin si Robin bilang the action prince or the prince of the Philippine action movies. Naging active rin si Robin sa mga TV programs gaya ng kanyang pagganap sa Asian Treasures, Joaquin Bordado, Totoy Bato, Guns N' Roses, and Toda Max. Ang acting at showbiz industry ay hindi na bago kay Robin. Mula kasi si Robin sa pamilya ng mga talented performers. Ang kanyang ama na si Casimiro Padilla Sr. ay noon isang film director at nagsilbi din bilang vice governor ng Camarines Norte. Habang ang kanyang ina naman ay isang dating aktres na si Eva Carino at ang kanyang tatlong kapatid na sina Rustom na kilala na ngayon bilang si Bibigan ng Hari, Rommel at Royet ay mga artista din. Si Robin ay kamag-anak din ng mga artista na sina Bella Padilla, Daniel Padilla at Mark Anthony Fernandez. Showbiz career. Ayon sa kwento ni Robin, hindi siya ang unang kinuha noon para mag-artista, kundi ang kanyang kuya Rommel. Bata pa daw kasi si Robin noon, pero nais ng mama ni Robin na siya ang kunin para mag-artista kasi problema siya noon ng nanay niya sa Baguio. At ayaw niya daw noon mag-artista dahil nais niya maging isang astronaut. Noong una ay puro kontrabida ang mga naging role ni Robin, pero sa huli ay naging bida na siya sa mga pelikula. Sa huli ay na-realize ni Robin na pag-aartista pala ang gusto niyang gawin. Nakagawa ng madaming mga pelikula sa showbiz si Robin, gaya na lamang na Maging Sino Ka Man at ang Utol Kong Hoodlum series na mga naging blockbuster hits noon. Hindi rin takot noon si Robin sa mga stunts, gaya na lamang nang naaksidente siya habang finifilm nila ang tulak ng bibig, kabig ng dibdib, nang matrap siya sa loob ng sasakyan habang lumilipad ito sa ere at lumanding ng pabaliktad. Habang ginagawa din niya ang Utol Kong Hoodlum, ay nasunog si Robin na nag-iwan ng mga peklat sa kanyang tiyan at braso. Maliban sa paggawa ng mga action movies, ay gumawa din ng mga romantic comedy movies si Robin at nakatambal niya ang ilan sa mga bigating leading ladies gaya nina Regine Velasquez, Sharon Cuneta at Pops Fernandez. Nakagawa din siya ng mga horror movies gaya ng Sundo at Nilalang. Pumasok naman si Robin mula sa big screen sa telebisyon. Nakagawa siya ng mga teleserye at sitcom sa ABS-CBN at sa GMA. Naging leading ladies niya ang mga bigating primetime queens na sina Judy Ann Santos, Angel Locsin at Bea Alonzo sa mga teleserye. Ladies Man. Hindi makukompleto ang buhay ni Robin kung wala ang mga babaeng na link at nakipagrelasyon sa kanya. Noong 1989 ay nakilala niya ang aktres na si Jobel Salvador sa set ng indie film na Carnap King. Nakatambal niya din si Lea Orosa sa pelikulang Sa Diyos Lang Ako Susuko ng Viva Films at nagka-developan sila Robin at ng mestiza model. Nagkaroon sila ng isang anak na babae, si Camille, na nakatira ngayon sa abroad. Hindi lang sa artista na link si Robin dahil nakarelasyon niya din daw ang kolumnista na si Dali Ann Carvajal na ginulat noon ang publiko sa kanyang pag-amin na naging sila pala ni Robin. Nakarelasyon din ni Robin ang mga sikat na aktres sa industriya gaya ni Chris Aquino na naging kontrobersyal ang kanilang love affair noon dahil napabalita na ayaw ni President Cory Aquino kay Robin para sa kanyang anak.
Ayon pa kay Robin ay hindi niya makakalimutan kung paano ipinaglaban ni Chris ang kanilang pagmamahalan noon. Pero di nagtagal ay nagkahiwalay din silang dalawa. Ayon kay Robin ay ang kanyang paggamit ng bawal na gamot ang isa sa mga naging dahilan bakit nagtapos ang kanilang relasyon. Nagkainlaban din sina Robin at Sharon Cuneta noon sa set ng pelikula na Maging Sino Ka Man noong 1991. Whirlwind ang naging romansa nila Robin at Sharon. Napabalitang super in love si Robin noon kay Sharon at crush niya na ito bago pa man sila nagkasama sa pelikula. Naging napaka-sensational din ng love story nila Robin at Vina Morales. Nagkakilala silang dalawa noon ang ginawa nila ang pelikulang Miss na Miss Kita, Ang Utol Kong Hoodlum 2. Ayon kay Vina ay talagang nabaliw siya kay Robin noon. Si Inday Badiday naman ang nagpakilala noon kay Robin sa kay Rufa Gutierrez. Nagkasama sila sa pelikula na pinoduce ni Inday, Ang Love Kita, Believe Ka Ba? May mga chismis noon na muntik nang ma-engage sina Robin at Rufa habang ginagawa nila ang pelikula. Pero ang babaeng pinakasalan ni Robin ay ang non-showbiz na si Lizelle Secanco. Nagkaibigan sina Robin at Lizelle noong kabataan pa nila kahit bago pa si Robin nagsimulang gumawa ng mga pelikula. Andun si Lizelle para kay Robin matapos niyang masentensyahan noong 1994. Habang nasa kulungan si Robin ay nagpa-convert siya sa Islam. Ikinasal sila ni Lizelle noong 1996 pero noong 2009 ay inamin ni Robin na nag-divorce na sila ni Lizelle 2007 pa lang. Si Robin ay may apat na anak kay Lizelle, sina Ali, Queenie, Kylie at si Jenjen. Si Mariel Rodriguez ang huling babae sa buhay pag-ibig ni Robin Padilla. Mayroon silang 17 years age gap. Nagkakilala sila noon sa set ng ABS-CBN's noontime show na Wawawi. Ayon kay Mariel, ay di niya inakala na magiging sila ni Robin. Ikinasal sina Mariel at Robin sa India noong 2010 at ngayon ay may dalawa na silang anak. Si Mariel ay nag-suffer noon ng miscarriage twice bago sila biniyayaan ang healthy daughter na si Isabella na nasundan pa ng kanilang pangalawang anak na si Gabriela. Robin for Duterte. Si Robin ay isang vocal supporter ng Philippine President na si Rodrigo Roa Duterte. Noong April 2020, may mga kampo na gustong paalisin ang 76-year-old chief executive dahil sa kanyang response sa pandemya sa bansa. Si Robin ay dinipensahan ang presidente sa mga bashers. Nag-send ng message ang aktor sa kanyang social media para sa mga kritiko ng presidente. Sinabi ni Robin na ang mga Pinoy ay dapat mag-focus sa pagtulong sa isa't isa lalo na ngayong may krisis. Ang pag-aaway at pag-criticize ay dapat raw ay huling gawin ng mga tao lalo na sa panahon ngayon. Robin as a Muslim. Nagpa-convert sa Islam si Robin noon habang nakakulong siya. Nagkaroon siya ng kanyang pangalan sa Islam na Abdul Aziz na may ibig sabihin na Servant of the Almighty. Matapos siyang makalaya, ay pinagpatuloy ni Robin ang kanyang advokasya sa pagtulong sa Filipino Muslim community. Sa katunayan, ang kanyang bahay sa Fairview, Quezon City ay pinaconvert niya sa isang Muslim school para sa mga preschool students at tinawag niyang Liwanag ng Kapayapaan. Siya din ang nag-launch noon ng Tindig Marawi taong 2017 para sa mga nasalanta noon sa Marawi. Robin on Alger and Kylie issue. Kamakailan ay inamin ni Robin Padilla na totoong hiwalay na ang mag-asawang Kylie Padilla at Alger Abrenica. Ayon kay Robin, ang anak niyang si Kylie ay nakipaghiwalay kay Alger dahil sa isang third party. Tahasang tinanong si Robin kung third party ang dahilan ng hiwalayan ni na Kylie at Alger. Wala daw sa posisyon si Robin para husgahan si Alger dahil maging siya ay ilang beses nang may karanasan sa pambababae noong kabataan niya. Ang unang-unang sinabi raw niya kay Kylie noong nag-usap sila, lalaki ang asawa mo, pasalamat ka nga anak mo lalaki. At ayaw nga raw niya makialam sa alitan ni na Kylie at Alger. Bilang ama, sinabihan niya ang mga ito na tumigil sila sa social media dahil nakakahiya raw ito. Dahil problema nila ito at kailangan rin raw na isipin nila ang mga anak nila. Aminadong kulang si Robin pagdating sa isyong pambababae dahil bukod sa dinaanan niya yon ay ayaw rin niya ng drama. Kung physical na silakta ni Alger si Kylie, ito raw ang hindi niya matatanggap. Kung sakaling mangyari yon, babala ni Robin na hahantingin raw niya si Alger dahil hindi raw niya sinakta noon ang kanyang anak. Paglilinaw rin ni Robin na kung ganyang pambababae, natatawa lang siya raw dito. Sa kabila ng lahat, naniniwala si Robin na hindi ganun kadaling mawala ang pag-ibig sa pagitan ng mag-asawang Kylie at Alger. Pabor daw siya kung kusang magkaayos pa rin ang mga ito. I-post ang inyong comments at reactions sa baba.
At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!